Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ipapakita namin sa inyo ang Suzuki Espresso Special Edition. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Ang makina nito ay 1 liter 3 cylinders 12 valves K10B gasoline engine. May maximum output ito na 67 horsepower at 5,500 RPM at may maximum torque naman na 90 Nm at 3,500 RPM. Ang transmission nito ay 5-speed manual. Visit our website rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Unang subo ko pa lang ng Suzuki Espresso, nagustuhan ko na to. Meron nga kaming resibo niyan eh. Panoorin niyo na lang sa YouTube, i-type niyo RIT Espresso. Pero ngayon may bago silang mga dinagdag dito sa special edition. Sa unahan, pinataba nila yung upper bumper garnish. Naglagay din sila ng silver accent sa lower bumper at front skin plate. Maganda na dati pero mas pinaganda pa ngayon. Sa sides, ang daming dinagdag dito, kagaya nito. Black body moldings para rugged ang itsura. Meron ding silver accents na textured pa. Meron ding side skid plate na kahit maliit yung sasakyan, nagmukha siyang macho. Isa pa sa pinakanagustuhan ko dito, naka 2-tone alloy mags na. Para pantay kagaya sa unahan, naglagay din sila dito ng rear bumper garnish at rear skid plate. Hirap tumayo. Pero ang pinaka-cute naman na nilagay nila dito, itong rear spoiler para sporty look. Hindi naman magpapahuli dito sa interior. Yung gitna ng dashboard, meron ditong silver na pabilog na design. Meron siyang gray, dark gray, white, super sporty ng dating. Hindi nyo ba alam? Performance car to. Malalaman nyo yun mamaya sa test drive, pero hindi lang yun yung pinagbago dito ha. Pati yung mga aircon vents niya, merong ganong ding design. Pati yung sidings niya, meron din. At pati yung siding sa likod. At meron din tong stainless steel door guard. So yun yung silver na accents na nandito sa ilalim. Napaka-social, makintab na makintab. At para updated kayo sa mga recent ganap tungkol sa amin, sa mga bagong car reviews namin, mag-like, follow, and subscribe lang kayo sa YouTube, Instagram, Facebook, and TikTok namin. Performance car? Espresso? Try nga natin yan. Hindi ko in-expect yun. Nagulat siya. Siguro naman, no, kita sa reaction ng anak namin. Ah, diba? Nakita niyo, diba? May performance talaga tong Suzuki Espresso. Hindi yung kunwari, nakita mo yung spec sheet. Kasi pag nakita mo, diba, 1 liter, 3 cylinder, parang ano ba naman yan, mahina yan. Pero kita niyo, diba? Meron din siyang excitement factor. Oo, kaya talaga hindi enough lang na magbasa ka lang ng mga specs. Kailangan talaga testingin mo rin. Oh, i-experience mo yung sasakyan. So hindi mo kakakalain, 'di ba? Ang haba ng skid na 'yun, 'di ba? Oh. Anyway, napakasaya. At hindi lang 'yun, ah. Performance car din 'to in its own right. So kumbaga, 'di ba? Pag meron kang mga performance cars like kunwari sports car, pangarerang kotse. So matutulin 'yan, syempre, pangarera na, 'di ba? Meron namang mga performance car off-road, naks yung mga rigs. Ito naman, performance car sa city. Alam nyo kung bakit? Ganito lang yan. Dahil nga napakaliit niya, no? At sa city, parati naman traffic. Naku, ang experience namin, nagda-drive ako kasi sa traffic.
meron kaming mga nakakasabay na mga sasakyan na diturbo pa, ganyan, malalaking sasakyan na alam ko namang mga matutulin, pero kasabay ko lang sila sa traffic. Oo, hindi naman sila makakapagmatulin doon eh, kasi nga traffic. Oo, ang nangyayari kasi, kumbaga ito kasi, pagka sa streets, syempre hindi siya kasing bilis ng mga malalakas na kotse. Mm-hmm. Pero ang lamang mo kasi, yung pag-weave sa traffic, so napakadali niyang lumikuliko sa traffic. So yun yung advantage niya. Pero sa straights kasi, hindi rin siya basta-bastang mabagal, hindi. Meron din siyang push talaga. Meron siyang hatak. So yan yung ipapakita natin ngayon, papakita namin sa inyo dito sa Aguinaldo Highway dahil aakyat tayo ng Tagaytay ngayon. Oo, papunta na tayong Tagaytay and nandito na tayo banda sa anong par? Imus. Malayo-layo pa pala tayo. Pero at least makikita nyo na dadalhin talaga natin to sa highway. Nagulat ka dun? Oo, nagulat ako dun. Hindi ko in-expect. Akala ko yung mga ano lang tayo, swabe, under lang ganyan. Siyempre, performance car nga, di ba? Hindi ko na in-expect yung ano, yung squeak eh. O, di ba ang saya? Imaginein mo, no, ang presyo nito, kapresyo lang ng ano, sabihin na nating motor na ano, middleweight na motor. Pero ito, may kotse ka na, apat or pwede rin lima, kaso medyo may sikip ng konti. Mm-hmm. Lima yung makakasakay, naka-aircon kayo, at mag-i-enjoy ka pa rin. Oo. Oh. Tsaka yung aircon na, take note, ang lamig. Ito, fan speed 1, yung kamay daw niya namamanid. Rinig siguro sa video yun, Dwight, no? Yung oo, oh, rinig yun. rinig yun. Tonto. Hindi kasi ina-expect ko rin, mag-squeak to. Pero hindi ko akalain na yan. Bumahaba yun ah. Kala mo, kargado. No, hindi ah. Kargado lang yung driver. Kargado ng tabasa dyan. Dalawa. Ang andar ko ngayon, 35 kilometers per hour. O yan, 40. Nasa third gear ako. So, 45, 48. So, dito sa kotse na to, basta marunong ka kasing mag-downshift, basta marunong ka talagang gamitin at i-extract mo yung lahat ng power ng makina gamit yung transmission, okay na okay siya. At saka ang pinakamaganda rin kasi dito, kahit pa irat-rat mo ng irat-rat, matipid pa rin sa gasolina kasi maliit yung makina. At sa mga kalsada rin na kagaya nito, di ba? Crowded, maraming sasakyan, masikip, may konting lubak-lubak, di ba? Rockstar din tong sasakyan na to. Rockstar talaga. Oo, kahit kasi kagaya niya, no, di ba? May nakaparada. Tapos mayroong parating na sasakyan. Hindi ka pa rin mahihirapang isingit kasi nga ang liit lang niya. Oo, yan o. Yung wala kang kaba, talagang kakasya siya. Ganun kasi nga maliit. May naka-hazard sa gilid pa. O, sumot tayo. Yung kasunod natin, ewan ko. Kung regular city driving at kailangan mo mag-overtake, basta kaya mong mag-downshift, basta marunong ka mag-downshift ha, basta naiintindihan mo yung concept na yon, madali lang, kayang-kaya niyang mauna sa mga ibang sasakyan. Ngayon, ang nakasakay sa sasakyan na to, apat, plus yung gear namin. So, ako, si Elaine, si Kasan sa likod, si Edward, nandun din sa kabilang dulo, yun. Plus yung equipment pa namin na nasa likod. So, medyo mabigat kami ngayon, pero kayang-kaya niyang dalin. Pati sa expressway, napakaganda nito. Kasi kahapon, dinala namin siya sa Manila, so nag-expressway kami. Hindi ko lang masasabi sa inyo kung ano yung RPM niya kasi wala siyang tachometer, no? Speedometer lang kasi siya. So, yung revolution mo per minute, pakiramdaman dito sa sasakyan na to. Pero, sanay naman tayo sa ganun, di ba? Unless naman makikipagkarera ka ng drag, no? Para makita mo kung nasan yung red line. Hindi mo makailangan yung mga ganun, tachometer. Pagka basta naintindihan mo na kung paano yung tunog nun, automatic na lang nalalabas sa'yo yan. So yun na nga, ang komportabling takbo nito sa expressway, no, mga 70 to 80 kilometers per hour, magandang maganda yung andar niya. So ano lang yun, yung light na tapak mo, yun nga lang syempre, dahil nga maliit yung makina, hindi siya ganun kabilis makapunta dun. Pero, komportable siya, so kayang-kaya niyang i-sustain yung ganong speeds, yung 70 to 80. Pero okay pa rin siya hanggang 100. Kaso after 100, mahirap na siyang umangat ng speed at saka may konting ano na siya, hirap. Pero kung susumahin mo ha, ang legal speeds naman sa Pilipinas usually, pag sa mga city, di ba, up to 60 kilometers per hour.
So, di ba sabi ko sa inyo, 70 to 80 yung comfortable niyang speed. At saka sa expressway, hanggang 100 lang naman talaga yung legal speed. Kaya okay pa rin siya sa expressway talaga. Pwede at kayang-kaya. Pero syempre, kung kunwari may choice ka at marami kang budget, syempre hindi ko naman sinasabing mas maganda pa rin yung mas malaki talaga yung makina. Kasi syempre, kung kunwari 100 gusto mo umovertake, mas maganda talaga kung malaki yung makina. Pero kaya nito. Mm-hmm. Ang maganda rin naman kasi talaga dito, lalo na yung may mga tight budget, tapos hanggang dito lang yung kayang bilhin. Ayun, ito, maganda rin tong option para sa inyo. Perfect city car na kayang pumunta sa mga malalayo na lugar. Mm-hmm. So shoutout nga natin si Jurel tsaka si Kim. Oo, at si mga nabudol natin na bumili ng Suzuki Espresso. Kaya part din sila ng Suzuki Espresso Club Philippines. So, diba? Sa mga magtatanong dyan kung kayang umakyat ng Baguio ang Espresso, ilang ulit na nilang ginawa yan? Actually, oo. Nadala na nila ng ilang beses sa Baguio. Pwede nyo pa sila interviewin kung gusto nyo. Ayan. At saka may vegan ata, nag-vegan din sila. So, kayang-kaya ng espresso mag-long distance, kaya niya mag-uphill. Talagang ang ano lang dito, yung driver. Kasi kung kunwari, hindi ka masyadong sanay mag-drive ng manual, hindi mo alam yung engine braking, hindi mo alam yung downshift, mag-aral ka muna. Yun lang naman ang matinding upgrade sa Espresso, yung driver. Oo. Pero itong Suzuki Espresso, based din sa experience namin, kung kunyari baguhang driver ka, gusto mong matuto ng manual, ito madaling matuto dito. Ang Suzuki Espresso Special Edition ay nagkakahalaga ng 588,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Suzuki Philippines sa pagpupahiram nila sa amin na sasakyan. Pag nasa kalsada kayo gamit ang mga sasakyan nyo, importante rin na meron kayong car insurance para protektado kayo, para iwas din sa sakit ng ulo. Kaya kung kailangan nyo ng car insurance, mag-text lang kayo or tumawag sa 0968-203-7833. Ang verdict ko dito, kung nagsisimulang pamilya pa lang kayo, mga tatlo pa lang kayo, kaya apat pa lang kayo, sobra-sobra na tong sasakyan na to para sa inyo. May space pa to dun sa likod. Perfect talaga to for city driving, mga pang everyday driving lang. Okay na okay to. May mga katanungan pa ba kayo sa Suzuki Espresso? I-comment nyo na lang sa baba para sa susunod. Meron kasi kaming isa pang video na gagawing special na video na gagawin dito sa Espresso, no? Meron tayong celebrity guest. Ayan. Ayan na, pasabog na yan. Abangan nyo na lang kung sino yung celebrity guest natin, no? Meron tayong gagawin dito sa Suzuki Espresso. Abangan nyo. Maraming salamat mga katandem sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. Panoorin nyo yung reels namin kung gusto nyong malaman kung sino. Kasi baka one of these days, ilabas ko kung sino yung secret celebrity na yan. Level up na naman tayo, ha? Dati ang collaboration natin, vlogger. Ngayon, celebrity! Kinikilig ako, hindi ako nakatulog niyan. Paano ba? Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem.